Hi guys, I'm Slay and welcome back to my channel. For today's video is we will be going to have another unboxing and review na isang laptop na available ngayong first quarter of 2021 which is nirelease lang kailan lang so mainit-init pa to sa market. At ito rin ay isa sa mga latest ng Swift series ng Acer which is the Acer Swift 3X. So this unboxing and review is interesting for me dahil bagong brand na naman ang i-review natin dito sa aking channel dahil nung una, nag-review tayo ng isang Asus laptop and the next is isang HP laptop. Ngayon is magre-review tayo ng isa pang brand which is the Acer. So wag na tayo masyadong marami pang sinasabi. Let's start the unboxing! Okay, so ito siya guys. Ayan, kasama pa yung paper bag. And this Acer laptop ay nakuha ko sa Electroworld, specifically sa SM Manila. And hindi ako sure kung available to sa ibang mga Electroworld branches sa ibang mga malls. But again, this Acer laptop came from the Electroworld, specifically sa SM Manila. Alright, so ito yung box niya. Ayan. Simple lang, walang Acer na logo sa pinakalabas ng kanyang box. And yung mga physical freebies na kasama dito sa Acer laptop na to is ito lang na Acer backpack. Bakit ito lang? Kasi kapag binili nyo itong Acer laptop is meron na siyang kasamang Microsoft Office and Windows Defender na lifetime na, meaning hindi na siya mawawala or ma-expire specifically or exclusively dito sa Acer laptop na to. So, syempre, hindi na magbibigay ng mga flash drive, ng headphones, or ng monopod dahil nga meron na siyang libreng office and antivirus. Pakita ko lang saglit itong backpack kung anong itsura niya, guys. So, ito siya, kulay black na simpleng backpack lang. Merong Acer logo dito sa baba and ayan, yung design ng bag na makahinga yung likod nyo. Alam nyo yun, ganun. Okay, so ito na talagang sisimulan na natin ng unboxing. Okay, guys, again, sorry po kasi wala pa rin po talaga akong cutter. Pang ilang unboxing nito pero wala pa akong sariling cutter. Degunting pa rin ako hanggang ngayon. Anyway, buksan na natin siya. By the way, shoutout po pala kay Sir Romel Sabio na staff na nag-asikaso nitong Acer laptop na to para sa amin. Talagang pinaalala niya sa amin na i-shoutout daw namin siya para sa unboxing na to. So, shoutout po sa iyo, Sir Romel. Thank you po. Okay, so ito na siya, guys. Sa loob ng box is may laman pang isa pang box. Bakit kayo ganyan, Acer? Ayan, dito sa pangalawang box, makikita na yung Acer logo. Ayan, so ayan, simple lang. Alam natin, A-C-E-R. And meron din siya dito sa gilid niya. And nakalagay dito, Intel Inside. And of course, yung mga serial numbers, ganyan. And yung ibang mga specs niya. So, basahin ko lang onti yung mga specs na nakalagay dito sa kanyang box para magkaroon kayo ng konting overview dito sa Acer Swift 3X na meron tayo ngayon. So, yung color na meron tayo is Safari Gold and available din siya sa Steam Blue. For the operating system, it has Windows 10 Home, processor na Intel Core i5, LCD na 14-inch FHD IPS panel. For the graphics, it has Intel Iris Xe Max graphics with 4GB dedicated video card. And for the memory, it has 8GB of RAM and 512GB of SSD. And software na included is yung Office Home and Student 2019. Okay, so buksan na natin itong box na nasa loob ng isang box. Habang nag-iingay pa yung mga manok. Okay, so ito na siya guys. Ito yung layout ng kanyang box. Ayan. Unahin natin yung mga nandito sa kanyang gilid which is yung kanyang charger na yung plug is type B. Meaning kapag isasaksak nyo siya sa pangdalawahan is kailangan nyo pa ng adapter. And ito naman yung kanyang ito yung kasama ng kanyang charger. Ayan. Next naman is yung mismong laptop na. Pero bago pala yun guys, dito sa ilalim niya is yung kanyang mga paperworks. Ito yung kanyang setup guide and I think this is the warranty card. So itong warranty card na to is ma-avail nyo lang or ma-enjoy nyo lang yung kanyang 2 years na validity kapag within the first week simula nung bumili kayo ng Acer laptop is ni-register nyo agad yung laptop nyo. So hindi lang naman sa Acer pati rin naman sa ibang brands, syempre kapag binili nyo yung laptop nyo kailangan i-register nyo ito sa mismong website ng brand na yon. Okay, so let's proceed na dito sa mismong laptop.
Sin. Again, yung color na meron tayo is yung Safari Gold, and this is also available in Steam Blue, which is ito. So ito yung back panel niya, guys. Para siyang pinaghalong silver and gold. And dito sa gitna is yung kanyang Acer logo. Dito naman sa likod kung saan yung part na piniflip niya yung screen is meron siyang parang blue-green accent, and meron siyang nakasulat dito na Swift. And dito naman sa ilalim is yung kanyang vents and yung stands and yung dalawang speakers niya. Okay, so tignan na natin yung loob ng laptop. Tadaan! Ayan, meron pang ano, cover yung keyboard. Set aside na natin itong kanyang box. Alright, so ito na yung itsura niya, guys. So mapapansin nyo na yung screen niya is non-reflective, meaning hindi siya yung parang mirror or salamin. And dito naman sa kanyang mousepad and keyboard part, and ayan, kulay gold and silver din siya na pinaghalo. And according to Acer is yung kanyang keyboard is backlit, so makikita nyo yun mamaya. And dito sa baba nakalagay yung kanyang Intel Core i5, Intel Iris Max Xe graphics. And lastly, dito yung ilang mga features niya, which is the three-sided narrow bezel design, long battery life, fast charging, power sharing, extra performance, Thunderbolt 4, and HDMI 2.0. And nakalimutan ko palang sabihin dito sa ilalim ng kanyang screen, nakalagay dito Full HD 1080 and yung Acer logo. Alright, so sasabihin ko sa inyo ngayon yung mga interfaces or ports na meron itong Acer Swift 3X. Unang-una dito sa left side is yung kanyang power input port, HDMI 2.0 port, isang USB 3.2 Gen 1 na Type A port, at isang USB 3.2 Gen 2 na Type C port. Dito naman sa right side, unang-una yung kanyang security lock, light indicators, USB 3.2 Gen 1 Type A port, and lastly is yung kanyang 3.5mm na audio port. Okay, so nakalimutan ako sabihin, guys, meron din pala siyang fingerprint sensor dito sa ilalim ng kanyang keyboard. Okay, so ngayon ibuboot ko na itong Acer Swift 3X. Ayan, so nagbukas agad yung keyboard yun na may ilaw. Alright, so ito na yung ating Acer Swift 3X, and una kong agad napansin sa kanya is yung kanyang display, which is very crispy and accurate yung kanyang mga colors, at talagang mararamdaman mo yung kanyang pagiging Full HD or 1080p. So now let's proceed to specs nitong Acer Swift 3X. For the display, it has 14 inches or 35.6 centimeters LCD display with a resolution of 1920 by 1080p and a comfy view in plane switching IPS technology. It also has an LED backlight technology and an Intel Iris Xe Max graphics controller model. For the built-in devices, it has a microphone, fingerprint reader, and two stereo speakers. For the physical characteristics, it has a height of 17.95 mm, a width of 322.8 mm, and a depth of 212.2 mm. It also weighs 1.40 kg and is available in two colors, which are the Safari Gold and Steam Blue. For the processor, it has a quad-core Intel Core i5 with a speed of 2.40 GHz. For the memory, it has an 8GB of LPDDR4X RAM combined with 512GB of solid-state drive. For the battery, it has 3,815 mAh capacity combined with 65 watts of charging and a maximum battery runtime of 14 hours. And lastly, it has an operating system of 64-bit Windows 10 Home. Also guys, kasama sa kanyang built-in devices is yung kanyang webcam na merong 720p resolution na may super high dynamic range imaging. And now tignan na natin ng performance itong Acer Swift 3X. Unahin natin sa kanyang display. Alright, so ito yung quality ng display nitong Acer Swift 3X, and again, this has a 1080p resolution, and talagang mararamdaman mo siya dito sa laptop na to kapag nanonood kayo ng mga movies or videos in 1080p na resolution. And masasabi ko din na masarap panood at maglaro dito sa Acer Swift 3X considering its graphics na Intel Iris Xe Max na meron ding dedicated the 4GB of video card. And itong kanyang video card and graphics ay isa sa mga panlaban nitong Acer Swift 3X sa mga katulad niyang merong 8GB of RAM and Intel Core i5 na processor. So itong Acer Swift 3X ay merong dalawang stereo speakers, and ngayon ipaparinig ko sa inyo ang quality ng audio nito. Okay, so maganda at malakas ang audio nitong Acer Swift 3X, meaning kapag manonood kayo ng movies or videos na kayo lang mag-isa or meron lang kayong konting kasama is hindi nyo nakakailanganin ng speaker na i-connect nyo pa dito sa Acer laptop na to.
Next na ipapakita ko sa inyo guys is yung performance ng webcam nitong Acer Swift 3X na 720p na isa sa mga selling point ng laptop na to kahit na 720p lang yung kanyang resolution. Okay guys, so right now I'm recording using the webcam of this Acer Swift 3X and malino na malino siya guys kahit na 720p lang yung resolution niya and I think mas gaganda pa yung quality nito kapag mas maliwanag yung lighting niyo. So try natin maglagay ng ilaw. And as I expected guys, mas gumanda yung quality niya kapag mas maliwanag and hindi mo talaga mahalata na 720p lang yung resolution niya. And legit guys, sasabihin ko sa inyo na medyo na-amaze ako sa quality ng camera nitong Acer Swift 3X dahil malayo yung quality niya sa mga webcam na meron yung mga laptop na parehas lang ng price nitong Acer Swift 3X. So now let's proceed na sa aking review dito sa Acer Swift 3X and duunahin kong sabihin yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa laptop na to. Unang-una na dyan is yung kanyang display and graphics which is kahit na 14 inches lang siya is meron siyang Full HD or 1080p na resolution and meron din siyang dedicated the 4GB of video card which is mahalaga kapag nag-edit kayo ng mga videos or nanonood kayo ng movies or videos and kapag naglalaro din kayo dito sa Acer Swift 3X. So maganda ang specs ng kanyang display and graphics, so magiging maganda ang experience nyo in terms of the display of this Acer Swift 3X. Next na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang dalawang stereo speakers na bukod sa maganda ang quality is talagang malakas. Next naman is yung kanyang battery na kahit 3,815 mAh lang is combined naman with 65 watts of charging which is mabilis para sa ganung capacity ng battery. Another one is yung kanyang webcam na kitang-kita nyo naman kanina na talagang nagustuhan ko siya na kahit 720p lang yung kanyang resolution is malino siya, especially with better lighting or maliwanag na lighting is talagang magiging maganda yung kanyang quality. Pwedeng-pwede kayo mag-video gamit itong webcam na meron itong Acer Swift 3X and malino siya kapag sa mga Zoom meetings or online classes nyo. Last thing na nagustuhan ko dito sa Acer Swift 3X is yung kanyang design. Again, yung color na meron tayo is yung kanyang Safari Gold and bumagay siya dito sa laptop na to and premium looking talaga siya guys, tignan. Maganda siyang tignan guys. Bagay na bagay sa presyo niya. And meron din siyang blue-green accent dito sa likod which is nagpadagdag sa aesthetics nitong laptop na to. Pero I think guys, mas maganda yung kanyang steam blue dahil personally, mas prefer ko ang kulay blue. So, mas magiging maganda para sa akin itong steam blue kaysa dito sa Safari Gold. Pero, what do you think guys? Ano ba ang mas bagay dito sa Acer Swift 3X? Yung kanya bang Safari Gold or yung kanyang steam blue? Okay, so ito yung mga bagay naman na medyo hindi ko nagustuhan dito sa Acer Swift 3X and una-una na dyan is yung kanyang memory na 512GB of SSD. Yes, SSD nga siya, maganda nga po siya, pero 512GB lang naman yung kanyang capacity. Meaning, after ilang years is mapupuno na agad yung kanyang 512GB of SSD unlike with the 1TB na mas malaki ang capacity, meaning mas marami kayong files na masastore sa kanya and hindi agad siya mapupuno. Next naman is sa kanyang ports. Yun ay dahil dalawa lang po ang kanyang USB Type-A port, meaning dalawang USB devices lang ang pwede nyo isaksak dito sa Acer Swift 3X at the same time. Which is para sa akin lang naman is kulang and Acer should have opted to have 3 USB Type-A ports here sa kanilang Swift 3X. Last thing na medyo hindi ko nagustuhan dito sa Acer Swift 3X is yung kanyang backlit keyboard. Bakit? Dahil iisa lang ang brightness at iisa lang din ang kulay nito. Meaning, hindi nyo pwedeng babaan ng konti yung brightness niya, hindi nyo siya pwedeng i-adjust, and hindi nyo rin pwedeng baguhin yung kulay ng kanyang backlit keyboard. Medyo hindi ko siya nagustuhan dahil considering its price, dapat nagagawa na yun ng Acer Swift 3X na to. Overall guys, maganda ang performance at quality nitong Acer Swift 3X at bagay na bagay siya for video editing software, for multitasking, for light to not so heavy gaming, and for watching movies. Naging maganda ang impression ko dito sa Acer Swift 3X lalo-lalo na sa kanyang design, display and graphics and pati na rin sa kanyang camera. So now, pag-usapan na natin yung price nitong Acer Swift 3X. Again, yung variant na to is yung may 8GB of RAM, 512GB of SSD, Intel Core i5 processor at dedicated 4GB of video card. At itong Acer Swift 3X ay nagkakahalaga ng 59,999 pesos. Pero, ito ang pero, makukuha nyo siya ngayong first quarter of 2021 ng 56,999 pesos na lang. Meron na itong kasamang Microsoft Office and meron na din siyang libreng antivirus na merong lifetime validity. So, what do you think guys? Anong masasabi nyo sa price nitong Acer Swift 3X? Sulit ba siya? Or mahal siya considering its price? Sabihin nyo yan sa akin through the comment section below.
And that's it for today's video, guys. I hope marami kayo natutunan or nalaman dito sa Acer Swift 3X na kailan lang ni-release ng Acer. Don't forget to like and share this video and of course, subscribe to my channel. Goodbye, guys. I am Slay and see you on my next video. Bye-bye!